Di ba? May possibility pa din kasi for both of our teams to get and snatch a title and a spot for our playoffs. However, kung babalikan na natin yung magiging draft natin and yung early game rotation ng parehas nating kupunan, pabilisan lang talaga ito eh. Kasi paulit-ulit na nating binabanggit na yung isang Martis very snowball reliant. And kailangan i-force nila na mag-snowball talaga itong si King Kong. Oh, lalo na ngayon kung titignan natin na more on late game talaga yung binabanggit natin during a draft yung isang Claude. Oo. So napaka-importante talaga na magiging tempo dito. So pantay lang naman actually ang mangyayari at ating pinaka-inaasahan talaga ay magkakaroon ng pinakagisaan doon sa ating unang turtle objective. Oh. Magkakasama ka agad dito. Uy, ayun na nga. Uy, dumamba ka agad. Oo, oh, yun nga lang. Si Lancey ang kanang mapupok doon. Napakasakit ng execution strike. Flicker. Dahil dyan, mapipilitan na gumamit ng flicker. At ito'y wala mamaya pagdating doon sa may turtle objective. Foreman agility para dito sa sa Minana Evo. So gusto na talaga nila na mabilis ang action. Oo. And makikita natin na hindi lang 4-man agility ang meron sila. Meron din silang 3-man wilderness blessing. Wow. So definitely, they want to speed up the tempo of this specific matchup. Whereas for the side of TNC Pro Team naman, yung mga ganong rotation, no, na sinamahan agad nitong si Goyo, yung kanilang XP laner na mag-clear doon sa top side, tapos mag-rotate agad dito, ay nagiging crucial. Kasi this way, wala nang flicker agad si Lancey. Yeah, unti-unti ko nagigets eh, yung plano dito ng Minana Evos eh. Diba, yes. Since andyan si Goyo, andyan yung Novaria na nagbibigay ng slow, alam naman natin yung holy healing ni Spider-Miles, eh nakakanigate niya ng slow eh. Oo. So I think ito yung mga rason na bumubuo para sa TNC at sa Minana Evos. Pero sino, career most pick para kay Doming AR is the Beatrix. Oo, tapos pangalawa niya yung Claude, nagamit niya ngayon. So parang sanaya lang din talaga. Ate, may kitang laban ngayon. So, 2-minute game time. Si Lord JMAR ay most probably mapipilitan na medyo malate dahil mag-clear muna siya ng minion wave. So, Kaze and AR ang magta-try na magsimula na mag-poke dito at mag-zone out ng mga players from TNC. Now, Kaze and AR, tatamaan ang damage of the Astral Echo para dito kay Goyo. Tatamaan pa nga na isa pang skill. So, sa napakadami na kanilang binataw, hindi pa rin talaga gugustuhin. Pero ito na yata ang gusto na kanilang gagawin. And heavy spin, penalty zone. Nagamit na, walang buhay dito ang jungler na Minana Evos. Kaya isang madaling pagkuha ng pagong para sa TNC. Isinuko na muna ng Minana Evos yung unang turtle ng ating game. Ang ganda rin eh. Sobrang dami palang pokes ng TNC, no? Oo. And yung mga mechanics na yon ng side ng TNC, yun talaga yung nag-benefit to them. Kasi kung papansinin natin, maaga nilang napalow si Lord JMAR doon sa specific team fight na yon. Because of that, hindi siya nakapag-level 4 agad. Mm-hmm. And nakapag-level 4 na doon si Goyo as well as si AJ. Kaya yung nag-flicker penalty zone siya, na-zone out agad nila si KZNAR. Hence, minimizing the threat na magkakaroon ng contestation in terms of the first turtle. Tsaka nagre-ready rin kanina si Lancer, kaya nga hawak niya yung decimation. Yes. No, na ultimate dito ni King Kong. Kasi mas mamamaximize na yun eh. No? Pagka may threshold kasi pagdating sa decimation na kapag umabot doon, instant kill ka agad eh. Uy, pero si Bentings. Ano muna? Poke muna si Square Bentings. Kumakaldag na. Isa din siya sa mga unang nakilala talaga sa mga ganyang klaseng poke. Kaya nauso din ang Ben Tips. So ngayon naman ay kakaibang tricks ang ating makikita para dito sa side ng TNC. At meron na agad as to si Innocent. Oo, and definitely, ibig sabihin nito, no, medyo makikita na natin si Innocent na magde-deal out ng enough damage kahit kailangan pa niya ng Berserker's Fury para mas sumakit yung damage output niya. Pero ito, sumasama na nga siya sa teamfight. Oo, sabi nila, teka lang, kailangan natin makita. Apat? Alas 4 impunto, dito sa may bandang gitna. Ginamit na dito ang Heavy Spin. Pero manenegate nga lang dito na second skill ni King Kong. So, meron naman tayong Blazing Duet sa harap ni Innocent. Doming AR, medyo kulang pa ang damage at saktong-sakto. Doon sa cooldown ng kanyang BMI ay aalis na lang muna. Walang mamamatay. Ang dami mga ultimates na nagamit doon. And makikita natin kung paano din nire-respeto ng both parties. Yung bawat heroes na gamit ng isa-isa. Pero flicker na gamit na ni Lord JM. Walang makukuha dito. At may mga pag-sticker pa. Oo, parang ito na yata ang perfect time para sa side ng TNC. Oy, walang flicker dito si Lord JMAR. Meron pang turtle. So, walang panggulat bigla na paggamit doon ng kanyang wild charge. So, ito na naman tayo sa panibagong pagong sa ating laban. So, mahaba-haba ang pagpupul na gagawin. Parehas na may healer ang dalawa. Bentings para kay King Kong. At para naman dito kay Kaze and AR, that is going to be Spider-Miles. Okay, lalayo muna si King Kong dito ha. Mag-a-attempt siya na
bugawin itong si Doming sa ginagawa niyang pag-ubos ng energy shield sa may bandang ibaba. Ngayon, Ajay, talagang uuna lamang siya, pero doon sa may itaas pala, si Innocent na maximize ng energy shield habang busy ang Minana Evos na makipaglaro at makipagsayaw dito sa second turn ng ating game. Oo, sakto! Dalawa ang tatama ng penalty zone, pero may wild charge dito, meron pang heavy spin, malaking case in AR, at siya pa nga ang makakakuha habang nagsiset, kukuha pa ng objective para sa kanila first blood against Innocent. Maharangan na pa there, pero makakalusot lang din naman. At Minana Evos, sila naman ngayon ang lamang. Ang ganda ng ginawa doon ng side ng parehas nating kupunan. Kung papansinin natin maaga yung pagsaswitch lanes ng ating gold laner as well as ng XP laner, crucial talaga yon, especially if late game reliant yung heroes mo. Kasi gusto mo, hindi ka muna sumama sa teamfight, tapos magpe-plate ka lang and magpa-farm ka ng enough items. However, mas naging maganda yung execution ng Minana doon kasi not only were they able to get the first blood, they're also able to get the first second turtle. Tore kagad. And Doming AR, dito siya kilala eh. Yes. Alam natin si Doming AR, sinasamantala lang yung pagkakataon na makalibre ng mga farm. At nakita na rin natin dito sa itemization, available na palang heptasis para kay Lord JM, ha? Oo nga, nasumay masakit na mamaya si Lord JM AR. So ngayon para sa side ng TNC, kailangan nila lang gumawa ng counterplay sa kanilang kalaban. At 6 minutes sa ating laban, medyo nagkakapaan pa sa mga pwedeng gawin. Ramdam eh, kasi diba sabi natin, dalawang teams, magaling sila pagdating sa mid to early. Yes. Yep. Ay, early to mid. Yeah, balik mahirap yun pagpabalik. Sa orasan clockwise tas counterclockwise. Ay! Anyway, mabalik tayo. Kaya medyo may ibang tempo ngayon na ating laro. Ganong kataas ang kanilang respeto sa isa't yes. isa. Ngayon, may mga paghabol na ginagawa dito si Kaizen. And dito natin makikita ngayon, no, yung flexibility na meron itong si Kaizen. Actually, nakita rin natin yan. Even sa amateur, sino gumagamit din ng mga assassin heroes. Ngayon, ready siya and focus siya na igawan ng paraan na makaisa muli. Kasi natikman na nila yung pagkapanalo eh. Nakakuha sila ng panalo sa Smart Omega kahapon at gusto nilang dagdagan yung puntos na kanilang kinukuha dito. Pero sa itaas, may nangyayari ding folks, Lord JM versus King Kong, at umiingay na dito sa FPL Arena. Para pag mga ganyan naririnig mo yung mga tambol, ibig sabihin magmi-meet up na ulit sa gathering place ang ating mga players. So ito na naman tayo sa napakainit na pagkuha nung 7 minutes pa lang, pero talagang may sayaw na, no? May sayaw nang ginagawa at kakaibang kalembang para sa ating mga players. Pero sabi nila, Ajay, pirata, pero meron nga lang din mga heavy screen at sumang palito ng setup para kay Bendings, kaya naman Spider-Man. Ewan mo tayo, this time around, King Kong ang makakakuha ng turtle at samahan pa ng double kill para kay Bendings. Grabe si Bendings. Kumuha na siya eh. Naiinip na siya eh, men. Ataki na kagad. Talon na kagad tayo. El Toro is up. Para sa kupunan ng TNC, Lord JM, andun yung mga pagdamba. And this time, alam ng TNC na wala tayong mapapala kay Lord JM. Medyo makunat yan. Tore na lang ang unahin natin. O, kung titignan nyo, parang dalawa pa lang nagmamaso si Bendings at saka yung Terezla. At nagdinerecho pa nga doon sa may middle lane. Oh, middle lane, 8 minutes pa lang. Exactly. Ang ganda kasi nang naging ginawa doon ng side ng TNC Pro Team, maaga nilang na-pull yung Lord towards their end. Tapos, pagkalatag nitong Negoyo ng blue carpet, kinaldagan na agad ni Ajay as well as ni Bentings yung dalawang member. Hence, being able to zone them out for that third turtle of the match. After that, dahil nawala na yung dalawang member ng side ng Minana Evos, ginonvert nila yon into that mid lane turret, which means mas malaki na yung space nila. Alam mo kasi yung blue carpet na yon, dance floor yun eh. Pag nilatag yung dance floor, kakaldag ngayon si Bentings. Pag red carpet kasi medyo fashion eh. Ganun yung magiging plano dito ng kupunan ng TNC habang Paldoming is grabe up. Si Doming. Siya ang lamang dito. Hindi naman ganun kalaki against Innocent. Pero dito masasabi natin na dinodomina niya pagdating sa lane-to-lane matchup against Innocent. Parang ngayon mga ganyan kasi kahit 500, di ba Auntie Anara? Pag gold lane, importante yun eh. Sobra. Minsan parang nandun yung mga leather leather jackets. Mas makunat ka ng jerkins. Slice. Leather jerkins, ayan. Pati steel leg plates, ganun yung mga presyo ng mga item na yun. On so, sale sila ngayon. Definitely, yung fact lang na despite nagiging siso yung ating gold lead, no, yung fact na nagiging dominant pa din itong si Doming AR compared to Innocent, ay nag-e-ensure na in a way, mas magiging mabilis yung kanilang snowball given that this is a clod. Trabaho lang dito si Lord JM. Si Lord JM
JR ay tahimik lang pala, nagpapanggap na pader kanina at sumira din ng Torres sa may top lane. So, for TNC ito, mga kailangan nilang bantayan. Mm-hmm. Yung mga top lane, bottom lane, na bigla ang mga split push dahil yun din ang pwede maging panggulo. So, ito naman tayo this time around. Lord Objective, makakaroon ng vision para sa ating dalawang teams. Mm-hmm. Para kay Spider-Mice, kahit yung first kill pa lang Rafaela, pang vision kasi yun eh. Oo, laking tulong talaga. And may iiwasan yung mga surprise attack na magagaling din sa TNC. Ajay, tinitibayan lang lang talaga with the body of Smith na kanyang passive. Pero andito si Ajay, bago basang lahat yung buhay, nagamit niya yung flicker niya. 13K yung buhay ng Lord dito. And si Kazen, talagang hinahayaan lang niya, hindi niya hinahampas eh. Oh. Sabi nga sa isang kanta, walang BPD of bigla, pero bumitaw na rin. Bumitaw. Bitaw muna kasi nagamit na rin naman ang ibang mga resources dito ng ating mga teams. Pero almost kalahati ulit. At si Doming AR, napakatapang by the way, dahil siya mismo ang napipasik. Hinarangal daw. Ito yung ganda ng isang Grox sa isang lineup, no? Kaya mo agad i-cancel yung Lord kapag medyo maganda agad yung pagkakapul ng inyong kalaban. Oh, yung blue carpet! Wait lang! Napakaganda set of play, pero mayroong pagkontra dito with a heavy spin. Si Bending sa ito magiging target ng Minana! Sakto naman! Sinabi natin pang face check, pero yun parang pang secure ng kill. Habang decimate. Tingin kong aabutin, decimate sakto against Lord JMAR. Sino nga ba yung lumamang dun? In terms of kalamangan, no, halos lahat ng mga utilities ng parehas natin kupo na nakita na nating na-expend. However, Doming AR still has that blazing duet. So definitely, pwede pa nilang mag-i-contest itong unang Lord ng ating matchup. And kung papansinin natin, no, in terms of lane management, medyo mas proactive talaga yung side ng Minana Evos. Nakikita natin si Doming nagsisplit doon sa weak lane natin habang yung TNC kinokontrol agad yung Lord. Pero kulang sila dito, ha? May setup ka agad para kay Ajay. Okay, Kazen AR ang kailangan natatargetin para hindi na nga makapasok pa at mga doon yatang inaantay ng TNC. As King Kong will secure that Lord. Pero sabi namin na Evos, ito na yata ang time natin para bumawi. Okay lang naman sa kailangan Lord. Pero sa atin mga kills, pero makukuha lang yata nila doon. It's gonna be Bentings at aalis nga dito si King Kong. Pero kahabol pa rin sila lang si AR. Pero may damage para dito kay Innocent. Gramit ang heavy spin. At wala nang ibang casualty bukod kay Bentings. Hahihinga muna dito ang Minana Evos. Hindi sila, nakakuha sila ng isang kill doon. Even though na parang nagulo ang posisyon ng Minana at nakuha ng TNC yon, kayang-kaya pa nilang humabol. Ano na nga bang meron dito sa items natin brought to us by FWD Life Insurance? Ang ganda na ng itemization natin sa parehas nating gold laners kasi nakikita natin almost palak item na sila. However, makikita din natin na naka-see halberd itong si Lord JMAR in his drop na very standard. Pero yung damage output kami sa Goyo, nararamdaman na natin. Tapos si Ajay susubukan bigyan. Pero again, almost sisu pa din talaga yung nangyari kasi kahit nakuha ng TNC yung unang Lord natin of the match, nagkakaroon ng trades yung Evos. Oh, sinasalubong dito ni Lord JM pero hindi niya kaya yung damage eh. Kailangan niya umatras in Lord, available pa. Pero si Casey nasa likod, ayun na! Parang biglang magugulat yata pero walang tatamaan. Kamuti ka na rin, mailipat yung Lord, pero hindi muna. Hindi itata, hindi kagana yung heavy spin sa Lord. Kasi kung pwede, ang duga naman ng sis. Bakit hindi? Bakit hindi? Hinga, inhale, exhale. Sabihin na natin na kahit nakuha ng TNC yung Lord na yon, yung kalamangan naman in terms of gold ay nasa Minana pa rin naman. Yes. And maganda yung sinabi mo na about doon sa proactive na pagbasa nila doon sa mapa, nakikita na natin talaga yung adjustments and sabi nga natin na medyo doon sila nalulugi eh, di ba? Yung map present o yung map awareness na ngayon ay pinapamalas na nila. Oh, pero kung makikita natin na naka-ice queen wand na si Goyo, I think ang kanyang pinrioritize after Clock of Destiny ay yung Lightning Truncheon. So definitely the burst is going to be there. However, dahil nag-build na siya ng ice queen wand, masaslow na niya yung kanilang mga kalaban every time na ikakasya yung skill. But kung papalikan natin yung gold, si Doming AR pa din yung highest gold. Kahit in a way, TNC 9 nagko-control ng mapa, which means ang galing and ang safe talaga ni Doming AR in terms of farming out gold. Kung titignan mo parang, di ba, TNC nagiging aggressive sila. Actually, sila nga yung nagbibigay ng plays. Pero Minana Evos, nakakagawa kasi sila ng paraan. Yes. Parang kung mga streetwise. Oo, tama. Alam mo streetwise, yun ba yung kabaliktaran ng crosswise? OOB. Okay, sige. 2.5 out of 10. Out of, akala ko 0.5. Anyway, ayun na. Merong blade armor ngayon sa ating jungler for TNC. Ito na yung mga panahon ko saan napakaingat na ng ating mga players. Kung tutusin, usually, pag sinabi mong Minana at saka TNC na game,
talagang laban kung laban na early game. Pero talagang disiplina ang pinapairal ng ating mga manlalaro. Yeah, nakita na natin yung ginawa nilang pag-aaral. First half ng regular season ay hindi pumabor sa kanila. Pero kailangan na nila i-redeem yung mga sarili nila. Kailangan na nilang umahon. Kailangan nila makakuha ng mga panalo. Nagsimula na ang Minana Evos. Pero kailangan humanap ng paraan ng TNC. Ajay, si Seth dito, Kazen. Pero masyadong makuna dito. Hindi pa rin nakikita nila si Doming AR. Pero andito yung Lord. 33k yung buhay. Sayawan kung sayawan ang makikita natin dito. Oh, para tayo makakita dito ng birthday party. Mala trip to Jerusalem. Dito sa may Lord Pit. At ganoon naman talaga ang nangyayari. Nandito na yung wall. Pero makikita natin hey, kasi an AR. Masaslow pa nga. Tutulog pa nga. Uling! Dito pero sakto-sakto naman. May damage sana si Doming AR. Pero nahulaan ng TNC na meron biglang mabubulaga para sa Dominant. Nakikita natin dito si Innocent na magpo-front sa Glet. Pero Favorite. TNC, ito na ang kanilang panahon para kumuha ng Lord. Oh no! May trip of, trip to Jerusalem. Uh-oh. Kaya lang, nahatakan siya ng upuan. Oo, definitely. Nabagok. Gabi na yun. Nadulas lang. Wala kasing purified doon as si Doming AR. And kahit mayroon na siyang Wind of Nature to be at least be able to counter out yung damage output coming from Innocent, sakto kasi yung Kaldag coming from El Toro. Tapos hindi na niya napindot yung kanyang purify, ay yung kanyang Wind of Nature. Kaya naman madalis na siyang na-burst out doon ng mga kalaban niya. Okay, kompleto ang kumuna na Minana Evos dito. Bagsak na yung baba. Ina naman ang kanila nagiging bundi. Ilatag na naman yung dance floor. Okay, guys, in AR, gagamitin ng heavy spin. Si Ajay ang kanyang makapalayo doon. Pero yung Lord, ang pinakakailangan depensahan ng Minana Evos. At bibitawan na lang muna ng TNC. Magiging baliktad ang lamang. And Kazen AR, magbibuild na rin ng Blade Armor. Yeah, nakita natin hindi lang masyadong na-balance yung equilibrium ng minions doon. Yes. Pero hawak na ng TNC yun dito eh. Definitely. Nakikita na natin kung paano nagpe-pay off yung kanilang Irithel na dahil nga ngayon lang nakabuild ng Blade Armor itong si Kazen AR in his Akai, medyo hindi niya nasusustain yung damage coming from an Irithel na critical base din naman. Kaya naman, sa kapag halimbawa no, gusto nyong i-counter out agad ang isang Irithel, pwedeng mag-build na kayo rekta ng Blade Armor para lang hindi na kayo masasaktan nung kanyang critical strike coming from the heavy crossbow. And yun na yung magiging sustainable ability mo coming from Anakai na utility jungler. Oh, parang may nakita nga ako nung isang araw din, kahit wala pang, yung iba, di ba, hindi na nagdo-dominance ice. Oo, hindi na. Diretso na Blade Armor para magugulat. Di ba, ganyan sa RG. Panay gulat. Sabihin, di ba, ala, naka-Blade Armor na pala yun. Kasi usually, parang nga iniisip natin na uunahin is dominance ice. Yes. Default kasi yun eh, no? Parang dominance ice kagad para makatapat dun sa XP laner, pero andito yung panggugulo, yung mga folks na nagagaling kay Goyo and base pala sa item, no, palak na rin itong si Goyo, naka-lighting truncheon, naka-COD na rin pala siya. Tapos Ice Queen 1. Oo, ito yung sinasabi natin, no, na in terms of being able to spam out his second skill, makikita na natin yun because of the inherent capability na binibigay ng isang Clock of Destiny as well as Enchanted Talisman. So definitely, makikita na natin na ibabato niya ng ibabato yung plato tapos mag-boom siya ng kanyang Astral Meteor. 40 seconds pa naman bago mabuhay yung next na objective. This is an 18-minute Lord. So ito yung may mga kidlat-kidlat na. So kailangan talagang i-contest ng magkabilang kupunan nito. Pero ang ganda ng ginagawa ng TNC, nilalagay na nila yung sarili nila malapit doon sa Lord. Yes. Pero ganun din yung gagawin ng Minana. Oo nga, paano ba ang tamang nga posisyon dito pag nagkataon? Oo. Etong position na to ng side ng TNC, I think this is very wonderful. Just so that kapag merong bababa from that weak lane, makikita nila and pwede nilang patayin and bigyan agad. However, for the side of Minana, medyo mas may dominance lang sila kasi apat silang nakapwesto doon sa paligid ng Lord. Kaya naman in terms of lane equilibrium, almost the same pa rin for both of our teams. Grabe no, 18 minutes na pala, pero grabe, sinabi natin disiplina. 3-4 pa lang pala. Yeah. Hero kills natin. So, as much as they want to na mag-team fight, pinipigilan talaga nila yung sarili nila. Yes. Sanya, King Kong, pigilan mo sarili mo. Kalma. Kazen AR, kalmahan mo. Parang ganyan ang nangyayari ngayon sa ating dalawang jungler and the rest of the players dahil napaka-importante nga din naman nagamitin muna ang ingatan na gamit ng mga skills. But speaking of, nagamit na nga dito ang Flicker at Heavy Spin. So, minus one ang ultimate. At napaka-importante daw ng ultimate ni Kazen AR for this Lord. Go signal ata to para sa TNC, ha? Oo, kasi wala na siyang purify weak meaning. And ibig sabihin, kapag nag-ultimate sa kanya si Ajay, kaya na siyang i-lockdown. Tapos yung kaldag pa coming from Benzi. Oh, speaking of Ajay, meron na nga set of play. Pero nga sila si AR, may mapalayo na lang muna. Si King Kong ay tutulungan kanya mga kakampi. Habang si Lord J
Lord JMAR ay mamipilitan na gumamit din ng flicker. Lord JR na sana yung masasabi ko dahil napakadaming AR ating makikita. Pero ngayon, ang pinakakailangan titungan is kung itutuloy ba ng ating mga players itong Lord. Mukhang hindi na naman. Oh, kalahati rin yung buhay nila si AR dito and ayaw niyang magpakita. At nakikita natin ngayon na sayawan lang eh. Pero sa likod pala si Doming ha. Oh, ito ya. Sorry ko. Naka-ready si Kuya Goyo. So talagang parang man-to-man defense ang ating nakikita. At may clear muna ng minion wave. So parang nagiging bait na lang yata. Oh, yung Lord dito na parang magpakita at lumabas mga players. Nagtitigil lang eh. Nagpapanggap lang na mga pader. Si King Kong at si KZ, walang gustong humampas. 31K yung buhay ng Lord. At eto na ang TNC. Oh, eto na ang TNC. Pero sabi ng Minana, hindi pa panahon. Kalma. Noong unang panahon, merong dalawang manlalaro. But yeah, 20 minutes para sa ating game at hindi pa rin talaga binibinawa ng Lord. Even for the side of Minala Evos, hindi pa talaga nila nare-reset kasi nagki-clear din ng minion wave si Lord JM. Yung top eh. Ang ganda na pagkakapool. Pero nandito, heavy spin na. Ito na yata yung heavy spin for KZN AR. Achay! Ang kanyang maging target. Sakto mawalan doon ng immortality. Ang kinaset. Papasok. KZN AR ay halos wala na buhay doon. Lahat si AR makakakuha ng kill. Pero yung Lord ay hindi pa rin nakukuha talaga. Habang si Dome AR makapanay din si King Kong. At dahil siyaan, ang makakakuha ng Lord ay ang Minala Evos. At mukhang gusto nilang gawin ang busyan para sa laban na to. Tatlo ang bagsak para sa TNC. Ang tagal kasi nung naging rotation na yon. And in this specific rotation, na medyo mas malakas yung healing coming from Rafaela. Tapos nung nagkaroon na ng opportunity. Doming AR, biglang nagugulat sa may bandang Gedli. At yun ay sakto sa harap ng kanyang kalane na si Innocent. Oh no, ang taas ang the timer dito. 19 seconds para kay Ajay. Endable ba? Endable ba to? Kaya yata eh, kasi considering na kompleto pa yung side ng Minana Evos at pinupush na lang nila mag-isa na lang dito si Goyo. At ito na yata ang inaantay ng Minana Evos, 6.8k gold lead, pero magkakaroon ng minion wave ang Phoenix Army. Dalawang segundo bago mabuhay dito si Ajay. Meron pang Lord na mid-bet at dahil siyaan, game 1 will go to Minana Evos. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Literal na busyan para sa Minana Evos. Grabe yung ano eh, grabe yung sabihin natin pag-aantay na ibinigay doon. Si Doming hindi nagpapakita ng dulo sa may damo. Malamok doon pero okay lang. Sabi na kahit malamok, kahit kinakagat ako, okay lang. Aantayin ko lang yung tamang pagkakataon na kapag umatras na